sa bagong episode ng ating drama tungkol kay Percy Lapid, ang Bantag Remulla Chronicles. Anyway. Bagong episode sa Bantag Remulla Chronicles. Eto na. Sabi na kay Bantag, ihahain na ngayon. Wow! Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, at kung di nyo pa po nagagawa, mag-subscribe lang po sa ating YouTube channel na Coach Jared, sa ating pong vlog page na Coach Jared Vlogs, at Coach Jared na Facebook page. Paki-follow na rin po yan. At bago po tayo magpatuloy, mga kotsero, as usual, tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Sendwave po ay isang app, cellphone app, kung saan kayo po ay pwede mag-remit ng inyong mga padala sa Pilipinas sa pamamagitan ng inyong mga telepono. I-download nyo lamang ang Sendwave app, mag-rehistro, at pwede na kayo magpadala ng sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang bangko na sa Pilipinas nang walang fees. Mga kodyero, wala akong fees yan. At para sa inyo pong unang padala, no, kung gusto nyo ng $10 free credit tulad nito, gamitin nyo lang ang promo code na Coach Jared para meron kayong $10 free credit. Okay? So, salamat po Sendwave sa inyong pong mga ginagawa para sa atin. Okay, maraming salamat. Alright! Eto na, mga kotsero! Anong ganap? Eto, sa drama ng Bantag Remulla. Subpina! By the way, mga kotsero, ang basa po dyan, Subpina. Hindi po Subpuena. Subpuena. Bagong episode! Ito na, gawa natin ng medyo dramang konti. Kaso wala akong background music na medyo nakakalungkot eh. Sa bagong episode ng ating drama tungkol kay Percy Lapid, ang Bantag Remulla Chronicles. Anyway. Bagong episode sa Bantag Remulla Chronicles. Eto na. Sabi na kay Bantag, ihahain na ngayon. Wow! Nakatakdang padalhan ngayong Lunes. Wow! Wow! Ngayon Lunes lang. November 14, 2022. Nakatakdang ngayong padalhan ngayong Lunes ng Department of Justice ng Sabina si Suspended Bucor Director General Gerald Bantag at iba pang sangkot sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at inmate na si Cristito Villamor Palana. Sa tagal-tagal, sa dinami-dami ng press con na ginawa ng DOJ dito, ngayon pa lang kayo magpapadala ng subpoena talaga. Ngayon pa lang. DOJ ang magbibigay, ha? DOJ. Bakit? Nakulangan kayo ng dokumento na ipapasa sa piskal? Oh my God! Kailan nila sinabi na si DJ Bantag ang utak sa Percy Lapid Killing? November 8. Bantag, utak sa Percy Killing. Okay. Kung hindi naman kailangan ng subpoena niya para mag-file ng kaso. Diba? Pero kasi sila yung investigador eh. Sila yung investigating body, si DOJ. So dapat siya yung may kumpletong facts bago niya iniakit sa piskal. Eh parang pagkakaano yata, may ano na, diba? Nag-file na sila sa fiscal last week. So ibig sabihin, bilang sila yung investigating body, hindi nila kinuha yung partido ni Bantag bago sila nagsumite sa fiscal. Alam nyo mga kutsero, wala akong kakampiyan dito sa mga to. Hindi ko kinakampiyan si DJ Bantag, hindi ko kinakampiyan ng DOJ. Pero naman, DOJ, do your job and do it well. May utang ako sa inyo na, let's say, 90K para pasok sa small claims court. May utang ako sa inyo 90,000. Okay. Tapos ang tagal-tagal nyo na akong sinisingil, hindi ko kayo binabayaran. Hindi ko kayo pwedeng rumekta papunta sa korte, sa small claims court. Para ihabla ako. Hindi ko pwede.
Kailangan no, pumunta ho muna kayo sa barangay para kumuha ng clearance. Ano po ang gagawin ng barangay? Bilang sila yung investigador. Oh, pupunta kayo ng barangay, mag-i-issue ng subpoena. Papa-issue kayo ng subpoena sa akin, sa aking address. Oh, Coach Jared, pumunta ka dito sa barangay ng ganito, mag-usap kayo ng ganitong tao. Nagsarap kayong dalawa. Small scale example lang yan, mga kuchero. On a larger scale, dapat ganun din ang ginawa ng DOJ. Pumatay kay Percy Lapid, ang inaakusahan natin. Oh, etong si DG Bantag. Oh, punta ka dito, DG Bantag, supina ka namin, magbigay ka ng sworn statement mo. Pagkakuha ng sworn statement, dun ka palang pupunta sa piskal. Kasi kayo yung investigador. Si piskal, ang gagawin niya, titingnan lang niya yung mga ebidensya. Oh, ito yung ebidensya ni DOJ. Laban kay Bantag, ito yung statement ni Bantag. Oh, titingnan niya yung mga ebidensya. Tapos titingnan niya ng probable cause. Probable cause, sabihin, ano, it doesn't necessarily mean na guilty na si DG Bantag. Ibig sabihin lang nun, may dahilan para kasuhan siya ng pagpatay kay Percy Lapid. Dahilan lang. Okay. Pag nakitaan niya ng probable cause, o sige, o si DG Bantag mukhang may dahilan na nakasuhan ng, sa pagpatay ni Percy Lapid. Iaakit na natin sa korte. Si Piskal, iaakit sa korte yan. Si korte, mag-i-issue ng warrant, saka yun ipapadala kay DG Bantag para arestuhin. So bakit ngayon lang nag-issue ng subpoena? Kung kailan nagpakita na kayo ng pagfa-file nyo sa Piskal? Di ba last week, pinicturan pa nila, nag-file na rin sila sa Piskal? Baka mag-subpoena na dyan yung Piskal. Baka yung fiscal na nagpasubpina dyan. Asan yung statement ni Bantag? Wala po. Kasi walang subpina si Bantag eh. Asan yung subpina ni Bantag? Wala po. O kuhaan nyo muna ng ano to, sworn, ng ano, statement niya. Ay nako. I used to admire si Remulla dahil sa kanyang posisyon laban sa CPP-NPH at sa ano, ABS-CBN. Pero dito, inuubos niya ang kanyang political capital para dito kay Bantag. Sabi ko nga po last week, mga kakotsero, wala pong dahilan. Etong, di ba, nagpa-interview si Bantag na para sa akin, dapat hindi na lang niya ginawa. Kasi wala ho siyang obligasyon na magsalita. Kasi hindi pa siya sinubina, hindi pa siya inaaresto. Wala ho siyang obligasyon na magsalita. Yung statement po ni, ano, ni Remulla, laging sa press. Sumuko ka na, lumutang ka na, face the music, face the charges, be a man, etc., etc. Eh, gawin nyo naman kasi ng tama, papilan nyo. Eh, tulad yan, ngayon pa lang kayo magsusumpina, November 14. Kailan pa kayo nagsabi na siya yung utak? November 8. Ako naman. O ngayon, anong ending nito? Batuhan ng putik. Batuhan ng putik to si Bantag, batuhan ng putik to si Remulla. As if napakalinis niyong pareho. Siyempre, mga kakotsero, etong si DJ Bantag, pag sinabi niyang ano, no arrest warrant, no surrender, tama po siya dyan. Kasi bakit siya susuko? Eh wala namang warrant. Ibig sabihin, mga kakotsero, hindi pa nga tukoy eh. Ng piskal. Hindi patukoy ng piskal kung meron talagang dahilan para kasuhan si DG Bantag. Kasi wala pang warrant eh. Hindi pa umakit sa korte. Tinan nyo kasi. Kung dati nyo pa ginawa itong subpoena na to, malamang hinanap to ng piskal eh. Kinuhaan nyo na ba ng statement si DG Bantag? Hindi pa po. Subpoena nyo muna. Kuhaan nyo ng statement. Kasi nga, ulitin natin, ang trabaho ng piskal ay alamin kung may probable cause or kung merong dahilan para kasuhan si DG Bantag. Siguro lang, hindi po tayo sigurado. Siguro, nakita na ng piskal yung state, yung mga ebidensya ng DOJ, tapos, nakulangan sila. Siguro. Hindi po ako sure kasi wala naman ako impormasyon sa loob eh.
Pero ba't bigla-bigla? Ba't bigla-biglang nag-issue ng subpoena ang DOJ? After nilang mag-file sa fiscal. Ang kini-criticize natin dito, mga kotsero, yung proseso ni Remulla. Wala akong kinakampiyan sa dalawang to, Mapabantag o Remulla. Wala akong kinakampiyan sa kanila. Yung proseso lang nila. Ang weird kasi, mga kotsero, na out of the blue, bigla mong isinumpina. Eh, nakapag-file ka na sa fiscal. Pinagbinida-bida pa nila yung last week. Nag-file na raw sa fiscal. Teka, pakita ko nga sa inyo. Murder raps filed versus Bantag, others in Percy Lapid's lay. Ibig sabihin, confident na ang DOJ at this time, at sa puntong ito, last week, November 7, confident na sila. Confident na sila, mga akotsero, na sure kami na base dito sa lahat ng nakalap naming ebidensya, ay pwede na namin itong iakyat sa piskal. Pwede na. Okay na. Tapos all of a sudden, magpapasubpina kayo. Biglang may kailangan kayong subpina. Bakit? Anong kailangan nyo kay Bantag? Akala ko ba kompleto na kayo? Sinabi ni DOJ Assistant State Prosecutor Charlie Guhit nitong linggo na nakischedule at ang pagpapalabas ng mga subpina ngayon November 14 na inaatasa magpakita at magsumite ng counter out affidavit sina Bantag. Ayan. So ngayon pa lang sila magsasubmit ng counter affidavit. Hindi porke sinisita natin ang DOJ, ibig sabihin kontra na tayo sa Marcos administration. Hindi porke kumukontra ka sa ginagawa ngayon ng DOJ, ibig sabihin anti-Marcos ka. Mababaw na pag-iisip yon. Mababaw na pag-iisip yon. Hindi ka na loyalista kasi kumukontra kay Remulla. Bakit? Remulla loyalist ba ako? Ngayon malinaw na. Alam nyo na kung paano ako mag-isip. Sana, eto ngayon. Etong DOJ, pakiayos naman yung sistema nyo. Kasi sinong napapahiya dito sa kabulustugan nyo dyan sa DOJ? Sino ang napapahiya dito? Si Remulla ba? Hindi. Bakit? Eh meron pang tao sa taas niya eh. Sinong pinagtatawanan dito? Si Remulla ba? Oo, kasama siya sa pinagtatawanan. Pero sino ang ultimate na tatawanan dito? Hindi si Remulla. Ngayon, sinasabi nyo, resign Remulla, resign Remulla, resign Remulla. Okay, walang problema. Kung gusto niyo mag-resign si Remulla, walang problema. Pero ibig sabihin ba nun? Kapag hindi siya nag-resign, pag sinabi niyang I work at the pleasure of the president, anong isasagot nyo? Kaya po natin sinisita ang DOJ, mga kakotsero, dahil ang ending nito, ang aawayin na naman si PBBM. Ang mapapahiya na naman dito, si PBBM. Please click subscribe po dito sa ating YouTube channel, Coach Jared. Pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Jared din ang pangalan at see you again tomorrow on our next Coach Jared Live, right? Bye everyone. I'll see all of you tomorrow. Bye.